full lineup here. And this time, wala tayong qualms, no? Yeah. Walang masyadong binigay. Actually, wala nga akong makita talagang binigay. It was a draft that was played like a total chess game. And eto, hindi malabo na magkaroon tayo ng 1-1 dito sa running series natin. Bantayan nyo lang. Ako, ang gusto kong mabantayan is yung Hellcurt lang ni Rene J. Kasi ano yan, either extreme left or right. Night or day, talaga. Ang sinasabi nga na, terminology natin, night and day, it's a choice between magpa-pop off ba siya or talagang medyo behind na or gap talaga. And unfortunately para sa isang Hellcurt, medyo, how do you say this? Madali mag-fail pag Hellcurt. Kasi off meta hero siya. Kaya nga naman may mga heroes na hindi din favored ang ibang teams kasi alam nila na pag hindi mo na-reach yung certain condition, hindi mo agad makukuha. And like you said, kailangan bantayan itong Hellcurt. Curious ako, paano kayo nagagawin ganung camera work, no? Sa simula, no? Wow. Hindi ko maalala yung... Sa MPL lang yan. Sa MPL lang. Dito lang baka yan. Baka met events yan. Baka met events. Bongklicks. Tsaka mga bongklicks, sinasabi ko sa inyo, goodbye na sa mga tropa natin. Ay, mga pirata. Sa mga taga-Grand Line. Actually, Pirates of the Caribbean. Marimit pala yun. Hindi yun one piece yun. Nag-salita na si ano. Salita na si pero guys, ano ah, again, ako ito yung ini-encourage ko sa inyo. Kunin niyo tong mga clips na to, tapos i-analyze to, i-breakdown niyo. Or gawan niyo ng highlights. Gawin niyo ng highlights sa mga clash. Pwede ba yung mga highlights? Hindi ko lang. Pwede. Huwag niyo lang yung fully re-upload. Huwag niyo lang sabihin na kami nagsabi sa inyo, pero huwag niyo talagang i-re-upload. Hindi ko talaga gets, guys. Huwag yung re-upload. Never do the re-upload lang. Kayo din ang matata. Kayo, hindi naman sa insulto, pero I find it na niloloko niyo lang yung sarili niyo as a content creator. That is not the right way, no? Pag pinagbawa lang kayo, ba't kayo nagaga? Ba't kayo pa yung galit? Pili ko yung highlights, okay lang eh. Para sa akin, opinion ko lang. Opinion ko lang. Baka mali kami eh. Oo, nag-aalala rin ako eh. Pero at least it takes some good editing. Good effort. Yun yung ano eh. Yun lang yung gusto ko eh. Parang pinagsikapan inayos. At sa konting chismisa natin, level 4 na agad si Sanjin. Oo naman. Wala naman ano eh. Wala naman kakaiba dun sa running late. Tsaka bantayan mo. Baka may suot na mas yung kapares niya. Diba? So, which is most... hindi. Solo na ngayon si Sanjin. Actually, bumaba sila. Pero so, you can see may na-steal ba? Wala naman. Wala kasi naman. Level 5 din naman si H2O dito. Nafe-feel ko lang na medyo nahihirapan is Rene J. It's just level 3 at this moment. When compared to Omega, mas mataas din naman yung nakuha nilang EXP ngayon. And this comp is a bit slow. Kumpara kanina si Lina Choba naman. Exactly. Si Lina Choba naman. So, you'd expect it to be a bit more slow. And ang maganda kasi dito, Yawi is holding on to that Hilda. So, napaka-defensive, especially if you are trying to dive onto the brushes of the enemy team. Kahit anong side lane pa, that's a very nice dive there by MB. No amount of mounting shocker will stop here, NXP. Yeah. Very nice punish sa NXP solid. I would have thought na makakatakas lang yung si Toshi on the Ruby. Pero, and... what I like about what NXP is doing now is mukhang comfortable talaga sila dito sa Roger. Good thing na pinrayo pick nila yung Roger to go with Hilda. Alam nila kasi na itong Roger plus Hilda combo, bukod sa komportable sila, napabilis din ng tempo. And I can honestly say na mas mabilis itong mag-take kesa sa isang Yisun Chin. H2O feeling it, nakakop din ng double buff setup niya in preparation for the next turtle. Yeah, and again, second cycle na to ng buffs. Kaso si Heat. Kaso si Heat. That's grabe, Heat in it talaga. Yung follow-up, nasan na? H2 pa rin naman yan. That's gonna be the move for me. We'll walk away. Ah, man. Scary thought. Grabe not from... Si Heat dito, sabi niya, okay, sige, papakita ko sa'yo bakit favorite ko to. Kung si Lina yon yung pinalo-up doon, tapos ang boxing doon. Tapos no? Kasi may stun talaga yun, automatic mula kay Heat. Yeah, laging ganun yung setup nila, isisipain ni Hit, tapos may babating arrow. Exactly. Aliyup. Aliyup Hit to Ace. Nevertheless, gusto ko talaga yung ano dito eh, yung trio ng Omega. Triple H to eh. Hit Haji Haze. Hit Haji Haze. Oh, another favorite spot ni Hit. This time mukhang wala na yata ang pantakas because another H was brought to the D because that's Hilda going to die. At sunod naman yata na binigtima pa ay yung Kagura. Haji! Sumay ba na pa Haji Z though gets clipped by MB. Haze, walang mana. Ba't tumalo po si MB? Oh my God, tinalon na lang ng W. And again, here Curl Z getting the kill for himself. Ginamit yung passive na meron kang extra dash doon. Nevertheless, at least H2O ay mas maganda naman ng record kumpara kay Haji Z. 3-3 on our running game. Gold din is, you know, evident naman sa side ng Omega, pero still anybody's game.
little bit of recovery naman para kay Renegade dahil sa pressure sa ibang lanes ay medyo nakahinga ang ating Hellcurt. So that's good. Imagine na pag nagkaroon ng clash after this turtle, malakas ang XP. May Dauntless split to ha. Hinahawakan pa rin ni Hajisi. Kung makahitback siya, mukhang ang gusto niya yata talaga ay si H2. Pag may hawak na Dauntless split yung ano naka-skateboard yung Yuzong, ingat-ingat ka sa pagharap eh. Parang si Lina Arrow din yun eh. There we go. Buti na lang din para sa NXP Solid dito. Mas maganda yung game ni H2O. I like it. Renegade, like I said kanina, medyo road to recovery kasi kanina sobrang pressured siya. He even lost his turret. So, hindi ganun kagandang signos yun para sa NXP Solid. Omega really likes this. Punishing yung mga weak lanes. Yep. Well, ito, another one. They decided to go for MB. Pero I think the burn on Curtsy, yung turret tuloy nakakuha ng dalawang tira sa kanya. Oo nga eh. Habol si Yawi. Igo ba yung dive dito ni Yawi? Isa na lang. Pero ano na yan, as good as destroyed na rin talaga yan. Pwede nang i-dive any Haze or anybody else. I can see that si NXP Solid dito ay medyo parang too slow for what I feel na dapat ay speed nila. Kasi feeling ko kailangan nilang mag-capitalize sa Hellcurt ngayon eh. Bakit wala pa rin panilim clash na nakikita ko? Finally, there is. Pero sumubok ng ano, sumubok ng knockback attempt tapos kickback doon si Hit eh para mawala sa third range. Oh. Pero ang hindi niya nirespeto yung damage ng laban, hindi naman siya ganun kahunat. Honestly, I feel weird na para sa NXP Solid. Sobrang ganda ng start para sa kanila. Tapos meron silang Roger Hellcurt. Why is it that they're not capitalizing? Yeah, four dives, no? Pili ko kaya eh, no? Meron silang Hilda ngayon, si Toshi, outplaying Renegade now. Ahabol yan! And you know that he's gonna die. May akala mo sa Ruby, ano, mabagal. Hindi. Malayo yung range may din. Maikli yung cooldown ng dashes. Yes, ganun, tapos malayo yung range. Yun yung problem. Hindi naman ganun kalayo na parang mage pero, layo. Pero yung inakala mo para sa isang melee, diba, na Tama. Even better than Thames yata eh. Get per hit dito. Actually, unang trigger nilang ginamit, Mountain Shocker. There's gonna be the turret. But of course, binati sila ng payong. Yun yan, overturn already burned. Napullback si Toshi, pero hindi pa rin yun niyayakapin muna ng NXP. Rather, gagawin ng Omega would be just focusing on that turtle. Another good thing for NXP Solid is, okay naman yata ang estado para kay Chester, pero... Bilis ng tadyak doon, ha? Kay Yawi. Oh, man. Okay. Scary, scary. I just felt na may mga bagay lang dito na parang i-question mo when you're looking at NXP line. Why aren't they fighting a lot? And ang problema kasi you run out of time pag meron ka Roger. Parang sabi natin na kailangan mag-snowball ka pag gamit mo yung Roger. Lalong-lalo na kung Yisun Chin versus Roger. Kasi late game, kahit anong sabihin natin, Roger mas confident yan. Yeah. May durability ang Roger, ha? And kahit may melee mechanic si YSS, kailangan ni YSS pa rin nagpapalit-palit ng ng weapon. Kumpara kay Roger na talagang tamang sampa lang, di ba? Oo. Yung thing naman with Roger, kahit late game yan, pwede pa rin maka-assassinate yan. So, mas maraming ifs nga lang yung lineup ng NXP! Raging Sandstorm there! Nadulas si MB! Grabe. Nadulas dun si MB. Man, I mean... Hindi ahatakod yun kasi pinagpapaluna si ano eh, H2 eh, di ba? So parang medyo fallback na talaga. Yung Omega dito, nakikita mo yung ano eh, para silang, para ma-elevator sila doon, iniwasan talaga si ano, si MB, parang pinalusot talaga eh. Okay, this is what we like. Kailangan to ng, ng NXP. Roger no and Hellcurt, exactly. Yeah. You looking at the Hellcurt ngayon, isa sa mga pet peeve na ating mga na-develop natin as casters, you don't wanna buy four daggers eh, na physical daggers. Ah, yes, yes, guys. You would want to see na gawin mo mo ng Legion Sword. Yeah, guys. Please listen to this, no, sa mga play nanonood po ngayon. Do not buy four physical attack daggers, guys. Buuin. Do the math. Tingnan yung mabuti. Tingnan yung mabuti yung having four daggers compared to just building that directly to dalawang Legion Sword. Ganon. Mas mura, mas matipid ka ng 90. May 90 balikbayad. Oo, may... Kasi Legion Sword na 60 tapos it costs 910. 250 each ang dagger. Silipin niya na lang yung mat, guys. No? So, alright, we have here 5-5 para sa ating running game. A bit of a stand-up dito sa may mismong turtle which is up already. Hit, bidboxing. Dito si Yawi, sinisikmuraan pero lumilikod lang si Yawi dito. Yun talaga yung explosiveness ni Hit eh. Alam niyo yung pistoon? Grabe talaga yung play nito ni Hit! Ladies and gentlemen, that was a blind flicker to the shoot po fake, then
make his way of the dragon. Si MB dito, diniligan na lang ni GC yung sand. Alam mo naman yung sand, pag tinubigan, wala na. And that's it. That's gonna be three members ng NXP na wala na rin. At kuha na lang din ng mga taga-Omega itong turtle. This is the game na masasabi mo. This is the series. Sino MVP kanina? Heath. Okay. Ewan ko. Actually, no. But for me, Heath. This is the series na sasabi mo you should ban yung Cho para kay Heath. Sobrang dami na nagagawa niya. Grabe. You'll need a replay for that. And that's an MPL level play. Totally. Mr. Fundamental. Mr. Pero, Fundamentals. Alam mo eh. Alam mo yun eh. Yung may mga paborito kayong Cho play. Oh, sige, mamaya na muna. No? Silipin natin yung Gillette Instant Replay. Ito ano, no? Aftermath na ito ng play ni Heath eh. Pero imagine Palino, mo, ah, iba muna yung dinanan niya ng dalawang ng Jit Kondo, ng dalawa, yung pangatlo, Flicker. Talon dun sa core. Blind yun. Hindi, well, alam ni Hit yun. Pero kung normal na player yun, guys, kung normal na players yun, ang gagawin nun, ano, tipi-tipi-tipi, Flicker, tapos kung ano-ano pang medyo wala namang damage na combo para maging Cho'Gath. Gusto yun ang Cho'Gath here. Watch MPL, guys. Ayan, oh. Walang kung anong kalokohan. At ang malupit dito, yung dating god ng Cho na tank ay kaampi niya. Yeah, si Hispel sabi ni sige, pre, sa'yo na muna yung trono. Sa totoo lang yung god Cho play ni Haze, may pagka old school kasi tank build talaga. Well, tank build pa rin naman si Heath dito pero is playing. Ay, di, may pagka. Din o, si Haze, ang lalim din eh. Pero si Haze kasi is more like surviving. Yun yung outplay niya lagi. Surviving and able solo, to walk away. Buying, ano, buying time for his teammates. Ito, as, ano eh, pick team up eh. Di ba? Iba na, ang dami na, hindi natin kasi totally makakompare kasi dami na nangyari. Dami na nangyari to the patch eh. Ngayon, may time nga na wala kang tank Cho eh, di ba? Tapos, ngayon, iba to eh. Gets nyo na kung ano yung Mr. Fundamentals, guys, no? Walang emotes, walang flicker, or kung ano-anong tipi-tipi na part ng combo. Alam mo yun? Dugas. Pang ano lang sa kalaban talaga. Pang... The plan is to win. Natin yung gusto niyang gawin. Man, galing. Sana ma-replay. I'm out of words. Honestly, sana ma-replay. I'm just out of words. I need to see that and I'm gonna replay that. It's one really of the good. Most, sabi natin, important place pag mag-inag-aaral ka kung paano mag-cho tank. Well, you know, pwede ako maging commentator dito. Sabihin ko na lang, basic naman yun eh. Okay, yeah po. Alright. Pero ano talaga eh, yung idea, ang dali makagulang. May pagka, ano naman talaga yun. Parang, if you are playing from experience, you'd expect na when there is the tank support dancing around with you, yung tribe, yung tinatawag nilang triangle brush, no, na hindi mukha naman talaga triangle. Pero 3 points connected kasi yun. Merong someone doon who is most likely an assassin waiting for an ambush. Exactly. And if it is a high damage hero, most likely valuable na hero yun. Eh, ang nanhack up, dalawa si, eh. Ano pa, H2. Dalawa pa yun, kasama, tol. Kasama yung Roger. Tapos yung targeting pa ng Way of the Dragon. I mean, magkadikit yun ha, syempre, kailangan ano ka. Alam mo yung malupit dito, yung knowledge ni Heath eh, parang ginawa na to ni Roger kanina, nasipa ko na siya sa medyo ulit dun sa may right side. So instead dun siya sa may left sa side. Sa may left side, no? Doon sa likod ng tsaka, turtle talaga. Tsaka, yung targeting, na ano ba yun, nagsaslow-mo ba yung oras sa mga Cho players like Heath kapag sisipa na sila? Kasi, how quick is that? Not only with your mind, yung mental decision mo, but also yung actual na pag... Piling ko, kita na talaga ni Heath, no? In-assume niya lang. Kasi the idea, nag-iinit siya ito. Ang bilis ng tibok ng puso ni Heath ngayon, eh. Sumisipa ka. Parang jumijitter just because... really online. He's totally online. And he's been making a lot of plays as well with the Cho. Kanina pa, dun sa game number one. Yung may pampaswerte si Coach Dale kay Kuya Toshi. Kung nakita niyo. Ano sinabi? Na yun, nawakan yung ganito. Alright. Final for a running game, guys. That is a massive play by Heath and still dancing around. Ang puhunan lang Athena Shield dito. And they need to be careful. Because nakukuha ni Heath yung targets niya talaga. That's right. Okay. And for Omega, I know that they're feeling it. Magkakasama pa yung lima. Sabi sulit nila, pre, magkakasama. Mount H. Go na natin iwahiwalay to. Iwahiwalay muna tayo. Masakit yung AOE mo sa AOE ko eh. Grabe yun ah. Ngayon lang yata ako nakakita ng ganun. Lumayo mo na kayo. Kasi nga.
Pag dalawang magkatabi, baka matalunan ka. Baka matalunan yung nagdikit-dikit, men. Napaulan ng tuloy. Nasulit yung ano, mountain shower. Oh my goodness. Pero ang idea naman eh, is when you're face checking a brush, you have to have your final ano, Jit Kune Do talaga. Kasi para may friction po ka palayo. Grabe. Pero grabe. Flicker in yun ah. Flicker in Jit Kune Do yun dun sa may dulo. Nilagpasan niya yung Jit at Kune, napato na niya. Nag-flicker siya tas nag-do. Yung do, man. Do na do eh. Grabe. Di ako mag-get over. Parang... Galing. It is one of the dreams eh, ng isang show player. Ito yung mga tipong minire-rehearse mo sa shower habang naliligo ka. Ah, ganito yung call. Actually, ganyan yung gacho mga to. Tatawa ako dun sa mga poll ng gachos eh. Sino ba? Bakit pinanood ko yung combo eh. Hindi ko talaga nag-gets. Bakit wala si Haze doon? Ano ba yun? Wala, siguro serious, yung mga lumang bro? Bots ni Haze, ano, malalabo daw. Ah, sa bagay. Hindi mapirata. Hindi mapirata Hindi mapirata kasi masyado ng malabo. Let's see here. Toshi made for his own ultimate just to embrace the members leader ng NXP Solid. Instantly, dalawa na ang nawala. At syempre, Matic naman na merong masisipa. Si dito, sino na nakuha? It was of MB. Renny J is staying at the back line. Chester as well. Pero kung i-stay kayo sa back line, anong nasa front line? Yung base. Allowing them for get a 2-0 in this series. An all-match win.